SMNI, Truth That Matters. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Magandang araw po aming pagbati mula po dito sa SMNI Studio sa Makati City. Ako po si MJ Mondihar at welcome sa ating programang Pinoy Legal Minds ngayong pong Sabado, September 17. Kay bilis po ng araw, live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMNI News sa lahat po ng mga Sunshine Radio Stations. Saka live po tayo sa 17 Sunshine Radio Stations sa buong Pilipinas at naka-simulcast sa ating pong mga social media accounts ngayong pong Sabado kasama si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may buntag. May buntag MJ and to all our followers sa Pinoy Legal Minds, SMNI and lahat mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, sa Kuya Mark Tolentino Vlog, lalo na sa ating idol na si Pastor Polo Siki Buloy. Kamusta, Sir Mark? Kamusta, Kuya Mark? At mukhang maaliwalas ang mga datingan natin ngayong Sabado, ha? Basta Sabado, lalo tayong gumagwapo. Nakapagpahinga ba? Nakapagpahinga? Yes, yes. Kailangan matulog na maaga. Basta Friday. Kasi I need to wake up at 3 o'clock in the morning for this show sa Pinoy Legal Minds. Oh, so hindi lang pala basta salang lang. At may review na ginagawa po kayo para, siyempre, makakalimutan. Lahat na sinasabi natin dito, MJ, based on the law. So I need to review the law, I need to review the jurisprudence bago natin yung program po natin dito. Kasi hindi man, we are not a walking encyclopedia. Kailangan natin i-review yung batas para at least himay-himay natin explain sa taong bayan in a very simple way para madaling maintindihan ng ating mga kababayan. In layman's term, Kuya Mark, yes, para siyempre maintindihan ni Juan at Juana ang ating mga paksa. Oh, tama, tama. Kumbaga ang mga problema na inyo pong binibigyan ng payo ay common sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi lang common. Naka-relate yung tao kasi lahat ng tao, na-experience nila ang pamilya. Mm. Na-experience nila paano magka-problema sa pamilya, paano isettle ang problema, paano kung wala na talagang solusyon sa problema, anong gagawin po nila? So, bulag sila sa anong gagawin po nila. But because of this show, marami silang natutunan, lalo na sa problema sa pamilya, problema sa batas. Not necessarily biktima sila kahit nasa accused side sila, alam po nila ang karapatan po nila. Alright, at tabahagi ito ng public service announcement at public service program po ng SMNI. At maraming salamat po, Pastor, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa ating programa ngayong pong araw. Partner, last week ang naging paksa natin ay annulment of marriage. Hiwalayan. Part 1. Sa pag-ibig. Aba. Para iyakan to, Kuya Mark, ha? Ay, hindi naman. Kasi hindi may naman. Iba dyan, naghihiwalay. Lalo sila naging masaya. Sabi nila, yung pangalawang pag-ibig daw is mas masaya kaysa unang pag-ibig. Ah, ganun pala yun. Okay, ganun. Ganun pala yun, ha? Meron tayong mga nakatambay na mga tanong last week na pinagpangako natin ating pagbibigyan po ng tugon ngayong araw. Una po dyan kay Rods Abila from Facebook. Hello po, Kuya Mark. Nakapag-file na po ako ng nullity of marriage. Nasa step 6 na po kami. Aba, mayroon pala mga step 1, step 2. Ngayon, nandito na po ako sa abroad. Paano dapat kong gawin, Kuya Mark, para sa tuloy-tuloy na proseso ng kaso ko? Kasi sabi po ng attorney ko na dapat daw umuwi ako ng Pilipinas na hindi naman daw siya basta makauwi. Kasi nga, baka maibasuro na po yung kaso. Ano na po yung dapat niyang gawin, Kuya Mark? Actually, in the filing of the nullity of marriage or annulment of marriage, hindi ka kailangan nandito sa Pilipinas for the rest of the case or during the pendency of the case. Kasi ang sabi ng batas, you need only to appear kung kailangan lang. For example, you need to appear during the collusion investigation ng prosecutor's office. Kasi kailangan imbestigahan niya ng piskal kung may sabwatan ba kayong dalawa. During pre-trial, pwede naman yan through SPA. You authorize your lawyer to appear on your behalf. But you need to appear for the testimony. Pag mag-testify ka sa court, you need to appear. But hindi lahat ng step of the filing of the nullity or annulment of marriage, you need to appear sa court. First part lang naman ng kaso yung testimony, Kuya Mark, di ba? Yes, yun ang kailangan. You need to appear para at least sabihin mo sa court kung ano talagang totoo nangyari sa buhay mong mag-asawa, sa buhay din yung mag-asawa. Yun lang yan. But kung mag-testify yung si psychologist, yung another witness, yung witness ng kalaban mo, kung mag-testify, you need to appear. As long as you appear during the testimony, mag-testify ka sa court, in fact, pag filing of the annulment of marriage, hindi ka kailangan pupunta sa court. Mm. In fact, kahit sa abroad ka, you can still file annulment of marriage. Paano? Pag may petition ka na for annulment of marriage, ipano-permahan mo yan,
ipanotarize mo lang yan sa nearest Philippine Embassy. Pagkatapos, ibigay mo sa lawyer mo para i-file ang kaso sa court. Kuya Mark, sinabi niya, step 6 na. Ano ba yung step 6 sa kaso? Maraming step kasi yan ang annulment. Oh. First, may tinatawag filing. Oh. After filing, may tinatawag ting service of summons. Step 2. Step 2. Pagkatapos yan, yung fiscal, yung court will order the fiscal to conduct preliminary a collusion investigation report. Pagkatapos yan, testimony. Step pagkatapos four. Ng testimony, of course, the other witnesses will also testify. After that, you will submit yung tinatawag na manifestation, yung tinatawag na formal offer of exhibits. Mm. After filing formal offer of exhibits, yung kalaban mo naman ang mag-testify. Pagkatapos yan, submission of the, yung tinatawag na memorandum. Then after that, decision. After the decision, kung wala opposition, the court will issue certificate of finality. Maraming salamat kay Mark. Kuya Mark, can depression and being a womanizer be a ground for annulment? At the time of marriage, the man already showed signs of depression. And during their married life, he was caught womanizing several times. Ano po bang... The mere fact that you are a womanizer, hindi yan grounds na maging ng annulment of marriage. The mere fact that you are unfaithful to your wife, hindi yan grounds. As a rule, ha? The mere fact that depressed ka, may sakit kang depression, hindi yan grounds. But, yung pagiging womanizer mo will affect yung essential marital obligation of marriage as a sign of manifestation that you are already psychologically incapacitated to comply the essential marital obligation. Yun ang grounds for annulment. But the mere fact that you are unfaithful, grounds yan for legal separation. Kung unfaithful ka. But yung pagiging unfaithful mo, is already a manifestation that you are a narcissistic person. You are an antisocial person. Antisocial personality disorder. That's the time that you can file annulment on the grounds of psychological incapacity. Same also with depression. The mere fact that you are depressed, palagi kang malungkot, hindi yan grounds ng annulment of marriage or nullity of marriage. Kailangan yung depression mo will affect to comply the essential marital obligation of marriage as a manifestation that you have psychological disorder. So kailangan niya i-declare yung psychological incapacitated siya. So kailangan natin i-examine siya ng psychologist na yung pagiging depression niya o yung pagiging womanizer niya is already qualified siya na maging psychologically incapacitated kasi narcissistic siya, antisocial siya, or borderline disorder siya. Pero kung womanizer lang but normal naman siya, grounds yan for legal separation. Oh, sa mga gusto magtanong ha, meron po tayong text line sa inyo po mga screen at yung ating pong Zoom link sa mga nanonood po sa ating Facebook at sa ating YouTube stream. Aba, isang click lamang po ninyo at mamaya makapagtatanong po kayo ng live sa ating pong palatuntunan. Kuya Mark, paano po kung ang marriage ay ipinaregister ng isang tao para lang meron silang gagawin na annulment para magkapera sila? But actually, hindi po talaga nakarehistro. Yung taong lumalakad ng papel ang nagrehistro, hindi mismo yung involved ng mag-asawa nag-register. Ano po ba ang pwedeng gawin? Sa ngayon po, matagal na silang hiwalay, more than 10 years na po. At ini-register po ng taong nagayos ang papel, pero hiwalay na po ang dating nagsama. Don't forget, MJ, registration of marriage contract is not marriage. Mm. Same also, marriage contract is not marriage. Iba ang marriage... Iba ang marriage contract, iba yung tinatawag na registration of the marriage contract. Ang marriage, yung ikaw babae, ikaw lalaki, tanungin ka na solemnizing officer, tinatanggap mo ba itong lalaki na to na maging asawa mo? Tinatanggap mo ba itong babae na to na maging asawa mo? Yung personal declaration in front of the solemnizing officer that may pagmamahalan kayo, tinatanggap niyo maging asawa sa isa't isa, yun ang kasal. Ang marriage contract or marriage yung marriage contract, yun ang evidence of marriage. Ibig sabihin, kung sunugin mo yung marriage contract na yan, hindi ibig sabihin na maging void ang kasal ninyo. Kasi ebidensya lang yan ang kasal, yung marriage contract. Yung registration naman, yung registration of the marriage contract is not marriage also. Yung registration will only affect third person. So yun yan. So ibig sabihin, hindi kailangan na si babae o si lalaki magpa-registered. Pwede ibang tao ang magpa-registered. So, anybody can register it as long as may marriage contract kayo and may tinatawag kayong kasal na nangyari. Tinatanggap ni babae na magiging asawa si lalaki. Tinatanggap ni lalaki na magiging asawa si babae. Yun ang tinatawag ng kasal. So, klaruhin natin, iba ang kasal, iba ang marriage contract,
Iba yung registration of the marriage contract. Approved. Kay Mark, dito tayo sa ating paksa ngayong umaga. Part 2 po ito ng Hiwalayan series. Yes, tama. Ituturo at ituturo po ni Kuya Mark sa inyo pong mga kababayan. Annulment of marriage part 2. Una sa lahat, Kuya Mark, ano ho ba itong mga voidable marriage? Meron po bang mga ganitong uri ng kasalan? Voidable? Ang voidable marriage, you have to compare that with void marriage kasi yung topic natin last week is, I think, void marriage. Void marriage, tama. Yung void marriages, void from the very beginning. Walang effect ng kasal. Void from the very beginning. From the umpisa pa lang, void na yan. Walang bisa ang kasal. Void from the very beginning. Yung voidable na marriage, iba yun. Ang voidable marriage, valid ang kasal until declared by the court as void. So, ibig sabihin, may effect of validity of marriage. So, ano yung tinatawag na voidable marriages? Marami po yan, MJ. Aba. Una, kung ikaw ay 18 to 21 years of age, 18 to 21, pumasok ka sa kasal na walang pahintulot na magulang. Voidable ang marriage. Ibig sabihin, if you're 18 to 21, as a requirement of marriage, kailangan may parental consent. 18 to 21. Kasi 21 to 25, ang tawag doon, parental advice lang kailangan. Ano ba epekto kung walang parental advice? It will only delay the issuance of a marriage license for 3 months. Parental advice, 21 to 25. Paano naman kung walang marriage consent? From 18 to 21, walang marriage consent. Parental consent. Ano ba epekto nun? Kung walang parental consent, 18 to 21, ang kasal ninyo, voidable. Ibig sabihin, valid until declared by the court as void on the ground na walang parental consent. Pangalawa, yung tinatawag na isa sa inyo, buang. Iba yung sa psychological incapacity. Insanity. Insanity is also a ground for annulment of marriage. Valid ang kasal until declared by the court as void. Pangatlo, panloloko. Naglokohan kayo. In-scam ninyo ang isa't isa para lang umibig yung isa sa inyo. Panloloko. Grounds yan. Pangapat, by force, pinilit by force, by threat, or intimidation. Don't forget, kung ang consent binigay reluctantly, kasi napilitan ka, kasi pinilit ka na magulang mo na pakasalan yung si lalaki o pinakasalan si babae kasi nabuntis na, reluctant giving of consent is still voluntary. Ang we say about force, threat, intimidation, may like shotgun marriage. Dilagyan, yung tatay yung babae, may balisong nakalagay sa gilid mo. Kailangan pakasalan mo yung anak ko. Yun ang voidable marriage. Another pa, yung tinatawag na physically incapable to consummate marriage. Ano ba yun? Yung physically incapable to consummate marriage, hindi na tatayo si junior. Ibig sabihin, kahit anong pitik ni babae, hindi na talaga gaganon. Gaganon na talaga. Hindi na tumitigas. Matanda. Possible. Ang matanda, iba yun. Kasi kung pinakasalan mo isang 80 anyos, 90 anyos, wala ka ng karapatan na magkikiklamo na tatayo si junior. Kailangan normal age, younger age, tapos hindi talaga, anong gagawin niya, hindi talaga tatayo. Pwede ka na mag-file ng annulment of marriage on the ground na yung asawa mo, impotent. Iba yung impotent sa sterile, infertile. Yung impotent, hindi talaga tatayo. Ang infertile, tatayo, hindi lang makabuo ng bata. Iba yun. Ang grounds for annulment, yung impotent or hindi tatayo si junior. And lastly, if you have sexually transmitted disease na serious and incurable. STD? STD, that's also a ground. But don't forget, hindi ka basta-basta mag-file ng mga annulment. Kailangan, iba kasi sa yung tinatawag na nullity of marriage, anytime pwede ka mag-file. But in voidable marriages, within 5 years ka lang pwede mag-file ng annulment. Meron palang prescription period, tama ba yan? May prescriptive period ang mga voidable marriages. For example, babae ka, bibigyan ka lang ng batas ng 5 years na pwede ka magreklamo sa asawa mo na hindi natatayo sa kanya. 5 years lang from the celebration of marriage. Paano kung hindi na tumayo si junior after 10 years of marriage? Wala ka na, hindi ka na pwede magreklamo kasi sabi ng batas, kailangan yung impotency must be present at the time of the celebration of marriage. Kailangan pagkasal ninyo, 5 years, within 5 years, kailangan yung physically incapability
present. But kailangan present yan at the time of the celebration of marriage, hindi after 1 year or 2 years ng kasal. Kailangan on the day of marriage, hindi na talaga tatayo si Junior. Hmm. Kuya Mark, yung parental consent, nangyayari ba ito? Yes, mayroon yan. 18 to 21? 18 to 21, bago ka kumuha ng mga marriage license, you need to have a parental consent. But minsan nakalusot yan, walang parental consent. Hmm. Kung walang parental consent, ang kasal, valid. But it can be nullified. Kasi sabi ng batas, if you're 18 to 21, one of the requirement is parental consent. Kung walang parental consent, the marriage is voidable. Paano kung wala ng parents yung isang party? Both, mother and father? Pwede naman sa nearest na kin, pwede ganun ang tinatawag na parental consent. Age 21 to 25, parental advice na lamang. Parental advice yan. Ibig sabihin, kung walang parental advice, isang dokumento lang yan, oh, na to testify, may affidavit na nagbibigay ng advice ang mga magulang. Kung walang parental advice, if you are 18 to 21 years old, 21 to 25, it will only delay the issuance of a marriage license. 3 months, hindi pwede issue ang marriage license within 3 months. After 3 months, pwede na issue. So ibig sabihin, 3 months period, madelay ang pag-issue ng marriage license on the ground na walang parental advice. Pero hindi siya pang-nullify ng kasal? Hindi siya pang-nullify. Ang epekto ng nullity of marriage or voidable marriage, ito yung absence of parental consent. Applicable lang po ito if you are 18 to 21 years of age. Kaya Mark, sinabi mo kanina yung grounds for voidable marriage, in-scam, panluloko. Eh, pag sinabi mong panluloko, ang scope po noon, napaka-lawak. Paano hindi po ba yun? Hindi lahat ng panluloko ang grounds yan for voidable marriage. Kasi for example, nagpa-impress ka sa babae, mayaman ako. Every day na bumibisita ka, iba-iba sasakyan. Oh. Ngayon, BMW. Bukas, Mercedes-Benz. Iba naman yung mga malaki mga Land Cruiser. Tapos akala ng babae, oh, mayaman itong naliligo sa akin. Hindi pala siya may-ari ng sasakyan. Kung hindi, mekaniko lang siya sa shop ng sasakyan. Nagpa-impress lang siya sa babae. Is it a grounds for sa panuloko? Hindi. Specific ang grounds sa panuloko. Number one, non-disclosure. Tinatago mo that you are convicted by final judgment of an offense involving moral turpitude like rape, murder, mga ganun na mga kaso. Tinatago mo na convicted ka dati. Because as a husband or as a wife, you have the right, you have the obligation to inform. Because mutual trust, di ba sabi ko? Ang husband and wife relationship is based on mutual trust. So, number one requirement is, kailangan mandatory ka na magbibigay, you should disclose all your secret to your husband or to your wife. Pag tinatago mo na convicted ka by final judgment, grounds yan na panluloko. Pangalawa, ikaw babae, tinatago mo sa asawa mo, lalaki, at the time of marriage, na buntis ka pala sa ibang lalaki. Okay lang kung tinatago mo na buntis ka sa kanya, sa asawa mo. Paano kung buntis ka sa ibang lalaki? At the time of the celebration of marriage, panluloko. Ang kasal is voidable. Pangatlo, tinatago mo na ikaw ay may STD, kahit hindi serious. At the time of the celebration of marriage, may STD ka. Pwedeng grounds yan for annulment of marriage on the grounds of fraud. And lastly, tinatago mo na drug addict ka. Tinatago mo na habitual alcoholism ka, drunkard ka, lasigiro ka. Tinatago mo na bakla ka. Tinatago mo na tomboy ka. At the time of the celebration of marriage, panluloko yan. Yun lang ang mga panluloko na grounds for annulment of marriage. But yung ibang mga panluloko, hindi grounds yan. Like for example, you misrepresented na ikaw ay healthy. May sakit ka pala. May AIDS ka pala. Tinatago mo na may sakit ka after 2 months, patay ka na. Tinatago mo sa asawa mo, hindi yan grounds. Another, tinatago mo sa asawa mo na yung tinatawag na general ka. Hindi ka pala general. Kuwag lang pala. Sarhinto ka lang pala. Sa military officer, grounds yan. Hindi yan grounds na panuloko. Or another, sinasabi mo na mayaman ka, hindi ka pala mayaman, mukha ka lang mayaman. Iba yung mayaman sa mukhang mayaman.
Nagpa-impress ka sa babae, sabi mo, ang billionaire ko, marami kong sasakyan, marami kong bahay dyan. Meron akong isla. May isla ako, tapos everyday, bisita, iba-ibang sasakyan, iba-ibang kulay. Everyday, pumunta sa bahay ng babae. Ang babae naman, naloko, dahil love. Kasi, wow, jackpot ako nito. Na may gwapo na, mayaman pa, na naniligaw sa akin, hindi pala siya yun. Mekaniko lang pala ng ship na sasakyan. Hiniram niyo sasakyan, ginamit pang bisita sa babae. Yan. Hindi yan matatawag na panloloko. Or another, nagpa-impress ka ikaw babae, virgin ako, hindi ka pala virgin. Hindi yan, girls. Kasi sabi ng batas, yung mga ganyan, mga misrepresentation sa health, sa fortune, sa rank, even your chastity, yung pagiging babae mo or pagiging lalaki mo, hindi yan grounds for sa panloloko as a ground for annulment of marriage. Yung apat lang na sinasabi ko. Ano yung apat, MJ? Non-disclosure of conviction. Conviction. Yan. Hindi mo, tinatago mo na convicted ka na pala for final judgment. Hindi lang conviction na ng mga regular court, kailangan by final judgment of an offense involving moral turpitude. Panloloko yan. Sige, napanloloko, ano yun? STD. O ba STD ka? Hindi pwede yan. Or buntis ka sa ibang lalaki at the time of the celebration of marriage. Itong pagbubuntis, MJ, may story ito. Paano kung pinakasalan mo ang babae, buntis, pero 6 months pregnant na? Is it a grounds sa panloloko? Hindi. Ang tawag doon, katangahan. Bakit? Hindi yung panloloko, katangahan yan. Iba yung tanga ka sa pag-ibig. Iba yung naloko ka sa pag-ibig. Pag tanga ka, Kuya Mark, tanga ka talaga. Kung tanga ka, alam mo niloko ka, pero tinatanggap mo dahil bulag ka sa pag-ibig. Ah, ganun ba? Oh, yun yan. Iba yung katangahan sa niloloko ka. Tanga ka talaga sa pag-ibig kasi bobo ka sa pag-ibig. May ganun. Example, 6 months. 6 months buntis yung babae, pinakasalan mo. Pwede mo ba siya idemanda ng panloloko? Hindi. Tanga ka, hindi ka niloko. Tanga ka. Hindi yan grounds ang katangahan sa pag-ibig. Ang grounds yan is panloloko. Bakit? Bakit tanga ka, hindi ka niloko? Alam mo na buntis yung babae na yan. Na hindi sa'yo. Na hindi sa'yo. Pinakasalan mo, hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam. Paano? Hindi mo alam. 6 months ang malaking tiyan ang babae na yan, tapos pinakasalan mo. Okay lang sana kung 1 month pregnant, 2 weeks pregnant, tapos ibang lalaki, grounds yan na panloloko. Pero kung 6 months pregnant, masyadong obvious na yan, pinakasalan mo, kahit hindi siya ikaw ang tatay, tapos hindi mo pwede sabihin, niloko niya ako, akala ko, virgin pa, buntis siya pala. Paano mo masabi yan, 6 months pregnant na? So, masyadong obvious na ang tiyan ng babae. So, ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin yan na niloko ka ng babae. Tanga ka lang talaga sa pag-ibig. Kuya Mark, paano mapapatunayan yun? For example, 1 month old pa lang yung bata sa loob ng tiyan, tapos, di ba? Dapat mong patunayan yan, ha? Yeah, true. Pero yung tinatawag na may test yan, eh. Test, yung basta may test yan. Pero pwede naman sabihin na babae na sa'yo to. Pero alam na babae na hindi sa kanya. Hindi naman pwede na sabihin na sa babae. Dati, based on trust lang yan. Iba ang babae, iba ang lalaki. Ang babae, kung may laman yung tiyan niya, hindi niya pwede tanggihin, hindi ko anak to, nalagay lang sa tiyan ko. Iba yun, ha? Iba ang lalaki. Ang babae kasi, ang lalaki kasi is based on trust. Sa babae? So, ang babae, ibig sabihin, kung yung babae na yan, buntis, girlfriend mo, buntis, dahil nagtiwala ka sa babae na yan, akala mo ikaw ang tatay, nagtiwala ka sa babae. Yan. So, but hindi ibig sabihin na ikaw ang tatay. Possible na hindi ikaw ang tatay. Nasilisihan ka. Posible yan. Naunahan ka. Posible yan. Pero ang babae, hindi niya pwedeng tanggihan, hindi ko anak to, nandiyan sa tiyan ko. Di ba? Kasi, nandiyan sa tiyan mo, ibig sabihin, ikaw ang nanay. Pero ang lalaki, based siya sa tiwala. Di ba? Pero may mga test na, ngayon na ma-check yung DNA test, Kahit nasa tiyan pa yung bata? Of course, paglabas na. But I think may mga nature kayo na kahit sa tiyan natin, I think through new technology, malaman na. Kung ikaw ba talaga ang tatay o hindi. Kasi mukhang challenging to kayo, Mark. Itong unang ground ng non-disclosure, ano yung pag sinabi mong buntis pala, pero hindi pala. Sabi ng batas, ha? Non-disclosure of the fact of pregnancy at the time of the celebration of marriage. Ibig sabihin, noong pinakasalan mo yung babae, buntis siya.
paano kung pinakasalan mo yung babae, hindi buntis? But after 1 month, buntis yung babae. Pero hindi ikaw ang tatay. Is it a ground for annulment? Hindi! Kasi sabi ng batas, buntis ang babae at the time of the celebration of marriage. Ibig sabihin, nung pinakasalan mo ang babae, niloko ko ng babae kasi buntis siya at the time of the celebration of marriage. Paano kung nabuntis siya 2 months after ng kasal? Hindi ikaw ang tatay. Kung hindi ang tatay, yung kapitbahay ninyo ang tatay. Is it a ground for na niloko ka? Yes, niloko ka. For grounds ba yan na panuloko for annulment of marriage? Hindi. Hindi yan grounds sa panuloko. Kasi very clear ang batas. Buntis ang babae at the time of the celebration of marriage. Isa pa sa nakakatawa ko, Mark, nung sa panahon ng celebration of marriage, na-discover mo na bakla pala yung partner mo. Oh yes, kailangan ma-discover yan. Ha? Kailangan ma-discover mo yan na bakla yung partner mo. But hindi naman kailangan na kailangan ma-discover mo at the time of marriage. Sabi ng batas, it must be present existence at the time of the celebration of marriage. Sabi ng batas, you have 5 years to file annulment. Imposible kung 5 years of the celebration of marriage, kailangan celebration of marriage within 5 years. Ayan. Kailangan mo ma-discover na yung asawa mo bakla, yung asawa mo tomboy, para mag-file ka ng annulment of marriage on the grounds na panuloko. Mataas ba success rate yan, Kuya Mark, sa grounds na yan? Kasi parang maraming ganyan eh. May mga ganyan. Problema, na-discover niya bakla ang asawa niya after 10 years na. Ah, hindi na pwede yan. Kasi kailangan 5 years lang from the time of the celebration of marriage. Minus. 10 years eh. So, ang tanong dyan, may isang kaso. 4 years na silang kasal. Tapos, si babae still a virgin. Even after 4 years. Ang tanong dyan, may grounds ba sila for nullity of annulment of marriage? Yes! Bakit virgin pa yung babae after 4 years ng kasal ninyo? Bakit? First, baka bakla. Second, kahit hindi bakla, impotent ang lalaki. Don't forget, iba yung impotent. Ako balik-balikin ko sa, kasi dami nalito sa impotent. Iba yung impotent, iba yung infertile. Maraming lalaki na kayang makipagtalik sa babae pero hindi makabuo ng bata. Yung kayang makipagtalik sa babae pero hindi makabuo ng bata, hindi yan grounds for annulment of marriage. Ang grounds for annulment of marriage, yung hindi kaya makipagtalik kasi hindi tatayo si junior. Yun yan ang grounds for tinatawag na annulment of marriage. Kailangan pala ng medical certificate niyan. Medical certificate, and of course, the wife pwede mag-issue ng affidavit na to testify and to prove na yung asawa niya hindi talaga kayang patayuin yung kanyang sexual organ. May tanong ko yung Mark, paano kung pinapalayas ko na si live-in partner ko pero ayaw umalis kasi masarap buhay niya? Di niya kailangan magganap buhay. Ako ang kawawa. Siya ay barkada. Alak, galat siya. Gala siya kung gusto niya. Ano ba ang dapat kong gawin para mapalis ko siya dito? Ako sa Hong Kong at mga bata lang kasama niya sa bahay. Okay. What is the effect of marriage? The effect of marriage is cohabitation. Ibig sabihin, kung cohabitation, may kasal kayo, hindi mo pwedeng palayasin ang asawa mo, babae man yan o lalaki sa conjugal dwelling ninyo, kasi mag-asawa kayo. Kung mag-asawa kayo, there is an effect. One of the effect of marriage is cohabitation. But in this case, live-in partner lang. Pwede mo siyang paalisin. In the very first place, to prove, but kailangan i-prove mo na, siya, na ikaw ang may-ari ng bahay bago mo siya paalisin. Kasi in the very first place, wala naman siyang karapatan mag-stay dyan kasi wala namang cohabitation sa inyo kasi hindi naman kayo kasal. For example, hindi talaga alis. Pwede ka mag-file, if you are the, babae ba ng text? Babae ba yun? Babae yun. Pwede ka mag-file ng protection order, temporary protection order sa barangay. Kung after the barangay, I think ang barangay is only 15 days lang yan, pwede ka din mag-file ng temporary, including permanent protection order sa regular courts. Para at least, the court will issue an order. Kasi sabi ng batas, hindi naman basta-basta ang tao, paalisin mo lang eh. Kailangan may court order or order ng isang competent authority na paalisin yung isang tao.
Alright, magbe-break lang tayo kayo, Mark. Para po sa mga nais magtanong, text lang po kayo sa ating text line. Naka-flash po sa inyong mga screen at syempre sa ating pong Zoom link. Isang click lamang po sa mga nanonood po sa YouTube at Facebook. Abay, direkta po kayong magkapagtatanong mamaya kay Kuya Mark Tolentino. Stay tuned, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.